Putai tempurna ati mesai ngayo is Jesus will never touch you. Asa ngayon nga, Jesus? Jesus. Jesus mana? Jesus will never touch you. Of course, sinabi never. Nagbumbukas. Never nga eh. Kung sinabi never, never, never. Kung hindi. Wala-wala ay sinabi never. Pero sa banda-banda riyan, ay baka ikaw ay takwil. Kung sinabi kong never, it is never. Hindi kahit kailanman. Kaya po ang ating pag-aaralan ngayon comes from the verse ng John chapter 6, verse 3 to 7. Sabi dito na Jesus, whoever, sabi niya, whoever naman, whoever comes to me, I will never cast away. Ito po yung pangako ng Panginoon that He will never cast us out. Pag sinabi pangako, ang pangako ng Panginoon ay tinutupad. Ang pangako ng Panginoon ay hindi binabali. Ang pangako ng Panginoon ay hindi binabawi. Walang bawi, walang bali. Ito po yung laging gagawin. So, amen po. Alam niyo po mga kapatid, He will never cast us out. Hindi niya tayo itatakbo. Tinanggap natin siya, tayo nasa kanya, pero banda-banda itatakbo ba tayo? Hindi. Alam niyo po mga kapatid, tayo po, we have been justified. Ano ibig sabihin ng justified? Hindi dahil wala kang sala, kundi ganito po yung mga kapatid. Meron dalawang na ituro na po sa atin, pero we cannot ano, overstate or overthink the fact. Ito po mga katotohanan ito. Na dalawa ang witness na tayo makasalanan. Ano po yung dalawang witness na yan? Yung batas na nagsasabi, ito ang mga dapat gawin, pero hindi mo kaya kaputin dahil ang taas ng batas. At ang batas po hindi pwedeng 50%, 90%, 99%, 99.9%, hindi po. Ang batas is always 100%, either 0 or 100. So, yun ang nagsasabi, ito ay makasalanan dahil ang batas na sinasaatay, hindi mo kaya gawin. Ano ba po ang isang witness o basta gano'ng witness? Ang saksi na ito ay talagang makasalanan. Yung po hindi magagawa. Ayun po mga pagsasabi niyan, mga konsensyon niya, mga pagsasabi niyan. Ang mga ginagawa natin ay mga pagkakamali at kasalanan. Si Jesus nga mismo, nasabi, doon sa John chapter 3, verse 18, nasabi niya, if you will reject me, you already condemned. O sabi mo, Jesus naman, condemn na agad. Ay, hindi mo ka naman rinibiyohin ang aking pagkabata o may nabuhay na mabait ah. Hindi mo ka nakita ang mga sacrifice ko? Hindi mo ka nakita ang paghihilang ko? Condemn na agad? Bail and bail naman niya, wala bang proper procedure? Wala bang procedure sa hukuman? Ay, papakita ko mga ebidensya ko, no? Sabi ni Jesus, if you refuse me, you already condemned. Condemn na po tayo, kaya si Jesus is parang sasabi. But, mga kapatid, we are justified not because we have not sinned, hindi dahil wala tayong kasalanan, kundi mga kapatid, we have been justified. Why? We were proven sinner. Napatunayan tayong makasalanan. At nung tayo ay ikukundin na, nung tayo magbabayaran na sa ating mga kasalanan, may nagbayad ng ating kasalanan. Meron tumayo para sa atin na tayo supposed to be, may inuupo para sa atin na magbayad ng ating mga kasalanan. And that is Jesus Christ. Hindi ba good news mga kapatid? It is a good news. Alam mga kapatid, ito po yan eh. Ikaw ay napatunayan ng kasalanan sa hukuman. May judge, may sabi, oh, ito makikita mo, okay, guilty, makasalanan. Ang daming ebidensya. Ang daming ebidensya na makasalanan ka. So ngayon ikaw ay hinahatulang mamatay sa cross, hinahatul. Pero ang ginawa, sa halip na ikaw ang pumunta doon, may kumuha ng iyong pagkatao. Ang di ba ang prisoner ni serial number? Kinuha ngayon yung damit mo. Isinuot sa kanya pati yung serial number mo. Tapos ang parusa sa'yo, bago ka mapapatay, kailangan mo na ikaw kalbuhin. Kailangan mo ng parusahan. Yung mismo tao na yun, na supposed to be ikaw, dahil ka napatunay ang makasalanan, sabi, bakit ipagbalik ako sa'yo? Akin na yung inyong damit na pampreso. Isinuot yung damit mo pampreso, pati yung serial number mo, ngayon kakalbuhin. Siya ang nagpakalbo para sa inyo. Tapos na yung paparusahan, bago pumunta doon sa execution, doon sa lugar na kung saan ikaw ay execute at papatay sapagkat yung ultimate na parusa sa iyo, dumaan muna siya doon sa paghihirap. Ikaw nakatingin ka lang. Somebody is there suffering already for you. Meron nagdadaan sa supposed to be
bakat ang mga libro na itatago na kahit ay may nabubuksan. Ganyan po kapatid ang ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. Madali po sabihin ng Panginoong Jesus ay nagbayad ng iyong mga kasalanan kasi pagka ang expostration natin, alam mo ba yung pagkakautang mo binayaran na? Madali sabihin kasi kung may ang kung nagbayad ay napakayaman, balo na sa kanya pong babayad. Pero mga kapatid, hindi ganun. He suffered for you na dapat ikaw, siya mismo ang na-execute for you so that now, yung dinalan niya, yung buhay mo, yung pangalan mo, noong siya ay papunta sa krus, ang dala niya yung pangalan mo, kung ang pangalan mo ay... Ano? Talumay. James Alava, ang pangalan mo James Alava, si James Alava yung naglalakad sa krus. Si James Alava yung nakasuot ng karunihan. Ang dala-dala niya ay yung luma ng buhay, yung makasalanan ng buhay, yung maraming buhay. Anyanong namatay siya doon? Sino ang namatay? Yung maraming buhay, yung maraming buhay, yung makasalanan ng buhay ni James Alava. Pero hindi ako physical, kundi yung aking buhay ang namatay doon in the body of Jesus Christ Himself. Amen? So ngayon mga kapatid, we have been justified not because we have not sinned. We have been justified because we were proven sinner. Napatunayan tayo makasalanan, but all our sins have been already paid because somebody took our place for us. Hallelujah! Ayan na yan, ito si James Alava ngayon, patay na yan eh! Ayan, parang napapanood natin sa mga American movie na he has been given a witness protection program. Pag sinabi mo witness protection program, binibigyan ng bag identity. Kasi yung lumang tao to ay kaya namatay na yun. Pinalalabas sila na namatay na. Yung lumang wanted o yung lumang kriminal o kung sino man yun na hinahabol ng mga killer para pagbayaran sa kanilang something kung ano man. Wala na yun kasi namatay na. Ngayon yung tao to, bibigyan ng bago identity. Bibigyan ng bagong pagkatao, bibigyan ng bagong lugar, bibigyan ng bagong trabaho, bibigyan ng bagong pangalan. At yun po ang nangyari sa atin. Nung namatay si Kristo, kasamang namatay, yung lumang tayo. Tayo mismo. At ngayon tayo binigyan ng Panginoon ng bagong kayayahan. The new creation, ang new identity. Identity na katulad at kahawig ng ating Panginoon. Amen. So yun po ang magandang balita. So, on the cross, si Jesus ang kumuha ng lahat ng parusol para sa atin. At sinecure na yung eternal salvation natin. He died. Namatay siya. Hindi na mawalan ka ng kasalanan. Kasi minsan kung ating tingin lang, namatay siya para ako mawalan ng kasalanan. No. He died para mabuhay ka. Kasi dapat ikaw mamatay eh. He died para mabuhay ka. Hindi lang yun. He died. He was wounded para ikaw ay bumalik. Ano ba mga kapatid? He became poor para ikaw ay maging mayaman. Amen. Amen! Ikaw ay siya sinumpa para ikaw ay maging pagpapala at pinagpala. Yun po ginawa sa atin ng Panginoon. He exchanged our sinful life to His righteousness. Yung ating marumi sa Kanyang kaputihan. Yung ating kasalanan sa Kanyang katuwiran. Yan po ang mabuting balita. Pag-aalala po natin mga kapatid. Akala nyo ba, pag natapos tayo na sa salvation, napakadami po kapatid na ating dapat marinig. So, nung nabuhay siya, when he rose from the dead, ito po yung nagpapatunay kung sino talaga siya kasi nabuhay siya. Nasasabi na yung gagawin niya ay talagang ginawakan niya kasi nabuhay siya. It also showed na yung demand, yung requirement ng justice ay tunay na natapos na. Yung requirement for the pain of sin ay tunay na naganap na. Nasatisfy na yung pagbabayad. Kaya yung Jesus dead on the cross was perfect, perfectly perfect, completely complete, at wala na tayong magdadagdag pa. Kaya ito ay finished. Kaya nga finished eh, wala na tayong magdadagdag pa. So, in-establish ni Jesus itong new covenant by His blood. By His blood, establish the new covenant by His blood. At ang new covenant na ito, you have to believe it. Do you believe it? Amen. Amen mga kapatid. So the gospel is a good news, whether you believe it or not. Okay, but it will only save you if you believe it. Yun. Yun ang yung open up. If you believe it, it will save you. As Paul declared to the Corinthians, by the gospel you are saved.
Again, ang gospel daw tayo say, this gospel, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith and not from yourselves. It is a gift of God, not by works so that no one can boast. Yan gospel, hindi lang mensahe. The gospel is not just a message. Ito po ay talagang yung heaven's solution. Heaven's cure for the world's problem. Yung tunay na solusyon ng Panginoon sa problema natin ngayon. So, tayo makasisigurado na itong solusyon ng Panginoon na ito effective. So, those who put their faith in His grace experience this kind of salvation in its fullness. Pag sinabing it is in its fullness, hindi lamang salvation from sin na ikaw ay pupunta sa langit, but it is also a victory from sin. May katagumpayan ka over sin. It is also healing from sickness, freedom from oppression, and ito pa natin kung ito mga kapatid, huwag natin kalimutan ito, restoration of our relationship as His Son and as our Father. Amen. Amen. Ito po yung mga kapatid yun. Amen. Amen po. So, ang gospel po ay good news para sa sinner, good news para sa may sakit, good news para sa mga bihag, good news para sa mga may hirap, good news para supposed to be to all Christians kahit ligtas na. Yes, amen po mga kapatid. Kahit ako yung Christian, it is still supposed to be a good news. But the problem is that too many Christians ay gapos ng ano? Na performance-based or performance-oriented religion. Naging religion na nakabase sa gawa at performance. Ngayon mga kapatid, kaya sila ay joyless, kaya parang pata, kaya parang ritual na ginagawa dahil ang good news ay hindi nagiging good news. Pero sa atin na nakakaintindi, nakaunawa na mabuting balita ito mga kapatid, hindi natin pinipili na maging masaya. Hindi tayo nag-de-airport na maging masaya. Sapagkat kapag naririnig mo ang mabuting balita, ikaw ay sumasaya. Amen? Amen. Sana gagaling ang ating kagalakan sa naririnig natin mabuting balita. Di ba ba? Kapag ka po kayo ay nakikinig sa isang mensahe, pag nagbasa mo kayo lalong nalungkot, hindi po mabuting balita. Kapag ka kayo nakikinig sa isang post, pag nagbasa mo kayo parang diniktik at kayo nakundin, hindi po mabuting balita yun. Sa isang may sakit at sasabihin, ikaw ay mamamatay na ilang araw ka na lang mabuting balita ka doon. Sa isang makasalan, sasabihin kayo, makasalan, pumunta ka sa impyerno, makatapos ito, hindi mahirap, mabuting balita ka doon. Hindi, ang mabuting balita sa isang may sakit, ikaw ay may kagalingan. Amen? Ang mabuting balita sa isang mamamatay sa impyerno, sa isang mamamatay, ikaw ay may kakasak, ay buhay ka wala hanggang kay Kristo. Amen? Sasabihin na iba, ito paano yung mga ano, yung mga makasalan na kaya nabago? Kung mga kapatid, kung ang isang tao ay hindi niya alam na siya ay pupunta sa impyerno, may problema siya. Kaya kailangan mo ipaunawa mo kung sitwasyon niya. Pagkatapos, ipakikita mo ang pag-asa na naghihintay sa kanya. Amen? Amen. Di po ba mga kapatid, hindi siya dapat lalabas na nabitin doon sa problema niya na siya pala ay mapapahamak. Dapat marinig niya ang mabuting balita na meron pa ng pag-asa. Ikaw ay napunta rito, ikaw ay pinatakot pa naman yung dibdib. Last hope mo na. Ikaw ay sobrang tingin mo sa sarili mo, sobrang makasalanan. Dapat paglabas mo, salamat po Panginoon, ako pala yung dibdib. Nilinis mo na at ngayon ako ay iyon na. Dapat yun ang marinig mo, masakit mabuting balita. Amen mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita po, sa daladala natin ngayon, na ang Panginoon Jesus came not to condemn us, but to save us. And Jesus will never cast us out. Hindi po nang sabihin mga kapatid na ang kaligtasan mo, yung eternal life mo, na yung tinagap sa Panginoon kahit kailanman, hindi mawawala na sa iyo. Amen! Yung po ang mabuting balita. Titignan po isa-isa natin yung mga verses na yan. Pag-aaralan natin. Bye-bye! So ito po ang ilang katotohanan. Ang dami po kasi nito eh, para po tuli. For the benefit of time,
Pinagsukuran ng hati. Amen. Amen. So, matatapos po tayo ng mahadyo ngayon. Bago mag-3 o maging ano-ano. Di ba mahadyo? Promise po. Maganda po kasi ito eh. Pahaisin po tayo ngayon. Isa-isa po sa, ito po sa mga ilang mga kutuhanan, dapat po natin pinagtutuunan. Dapat hindi natin binabali ang alam. Kaya po pag si pastor nagpo-post sa mga Facebook, mas maliliit na ano na, pinagtutuunan ko po talaga ng pasit. Dapat at nakikita ko po doon ang katotohanan eh. Yung po senior ten, kinumpress, pero pag yung po yung pinag-alaman, BAM! Bulaga sa iyo, totoo, napakayaman pala ng mga nakasunod ngayon. Kaya huwag po yung babali pa lang yun. Ngayon po niya, drip. So ito po yun, isa-isa po. Because he died, ito pakinggan niyo po ha. Ito po yung mga gagamitin natin ang ating konting ano, natitira, ha? Yung ating coconut. Gagamitin po natin ito. Because he died to pay our sin. Dahil siya'y namatay, para magbayad ang kasalanan, and he is no longer counting our sin, at hindi niya binibilang ating mga kasalanan. Ano pa kaya? What could be the reason other than sin that would cause losing our salvation? Kung yung the reason, kaya sila pa rito, because of sin, yung kasalanan na dala sa'yo sa kamatayan, ay pinayagan na niya, at hindi niya binibilang sa'yo ang kasalanan. Ano pa kaya ang pwede maging dahilan at mawawala sa iyong kaligtasan? Sagot! Wala ka! Wala! Nothing! If after he paid for our sin, kung pagkatapos na magbayad ng ating na mga kasalanan, ay ikaw ay nire-require pa rin na magbayad ito, therefore his payment is not complete. It is not perfect. Kung binigyan ka ng Jesus ng credit card, ayan, gastusin mo na ha, ay hindi pa rin nagastos ang credit card. Ayan, gamitin mo yan. Pagdating mo sa SM na ginagamit mo na credit card, sabi na magtitinda, bayad po kayo ng ganito. Pagkatapos iswipe ang credit card, pinagbabayad ka. Anong kwenta ang credit card yun? Walang kwenta ang credit card. That makes the grace cheap. Pinababaw ang grace. But ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9 that His grace is more than enough. Babaguhin ko ang ginawa.
ginawa ni Kristo na sinabing ako ay pinatawad at pinawalang sala ninyo. Hindi mo mababago yun. Sabagat pag nagkumagagawa mo yun na ayaw mo baguhin ang ginawa ni Kristo para sa iyo at hindi mo mababago ang ginawa ni Adan para sa iyo, nakakaula mas makapangyarihan si Adan kaysa kay Kristo. Pero hindi maaari mangyari yun. Sabagat His grace is much, much more. Amen? Correct po ba mga kapatid? Correct! Ngayon mga kapatid, in the old covenant, we lose our salvation kasi nakadepende sa gawa, nakadepende sa performance. Basahin mo na, Exodus at Deuteronomy, pagkakadami-dami. Kung matutupad mo ang mga batas na ito, ikaw ay righteous. So yung iyong salvation depends on your work. So salvation ay mawawala, but in the new covenant, you will never lose your salvation because it depends on the obedience and the work of Jesus Christ. On the old covenant, it depends on your obedience and your work. Mawawala ito kasi ikaw ay hindi faithful. Ikaw ay mahina. Ikaw ay failure. Pero sa new covenant, nakadepend ito sa gawa at obedience ni Jesus, the perfect and you will never fail. Hallelujah! Sabi ng Romans 8, chapter 3, verse 4, God did this by sending His own Son in the likeness of a sinful flesh to be sin offering. And so He condemned sin in the flesh. Yun po yung siya yung pinako, siya yung kinundem, siya yung naparusahan sa kanyang katawan. Yung kasalanan ng kapatid nilagay sa kanya. In order that the righteous requirement of the law might be fully met, para masatisfy niya yung 100% requirement ng batas. Sabi ng number 5, we have been already judged. Ito mga kapatid. We have been already judged and justified through Jesus. Kung tayo ay na-judge, na-justify through Jesus, how can we be unjustified again? Paano tayo ma-unjustified? Mga kapatid, sabi ng John chapter 5 verse 24, you will never be judged. Hindi ka na ma-judge. Why? Because you have passed from death into life. Ano mga kapatid, sabi ng James chapter 2, is destined for man to die once, then judgment. Akala natin doon, pag binasa natin, mamamatay ako, then ako i-judge the Lord. No! It is destined for man to die once. Sigurit tayo na matay na in Jesus Christ. Therefore, we have been judged already. Ay, ang sabi ng Panginoon, if you believe me, you are not condemned. Hindi ka na-judge. Mga kapatid, hindi ka na ma-judge ulit. Sapagkat na-judge na tayo once in Jesus Christ, we were found righteous. Amen. Amen, mga kapatid. Patunayan ay makasalanan ka ulit. Ay tapos na. Hindi ako tapos na. Your book has already been closed and sealed. Hindi ka bubuksan. Tapos na. Itong aklat ni Lord John ito. Ang buwan niya na tapos na. Judge siya. Anong judge? Punished. Executed. Bubuksan ko ulit. Bubuksan ulit natin. Hindi tapos na ang judgment. Dumaan na ang judgment. Ay pa bubuksan mo, Sister Lorda. Jesus, bubuksan mo naman ulit yung libro mo. Hindi na pwede. Nakalipas na, tapos na, ano na lang naghihintay sa'yo yung trumpet ko? Pagbalik ko tatawagin na lang kita, sama-sama na tayo. Yun po mga kapatid, we have been judged. Hindi na tayo i-judge pa ulit. Romans chapter 8 verse 34 sabi doon, who is there to condemn us? For Christ Jesus who died, and more than that, He was raised to life. He's at the right hand of God. Who is there to condemn us? Who can condemn us? Sino ba mga kapatid ang mag-condemn sa atin? Wala na, kasi si Kristo na naman ang pwede mag-condemn. Sabi na, if you refuse me, you're already condemned. Sino ba mag-condemn sa iyo? No one, not even Jesus. Dahil Jesus is the judge. He is not against us, but is for us. And He is interceding for us. Paano ba i-judges mo mismo nag-de-depend sa'yo at nag-i-intercede para sa'yo? Paano ka i-judges mo? If the one who is capable of judging you, if the one who has been given the authority to judge, if the one who is not as judge, is not judging you, but is interceding for you, but is for you, but is not against you, but is for you, can you still be content? Hindi na mga kapatid. Napakagandang assurance to. Hallelujah. Wala na kayo insurance na makukuha kasi nandito.
kang walang hanggang katotohanan. Pangako ng Diyos. So, number 7, if God alone made us holy, who can unmade us holy? Kung siya lamang ang nakapagpapabanan sa tao, sino po kaya pwede hindi magpapabanan? Magbawi ng kabanan ng mula sa iyo. Kung ako lamang ang nakabubuhat nito, simula dito, ako lang, wala nang iba. Ako si Thor. Ako pinakamalakas na nilikha. Wala nang nakabubuhat sa inyo. Ako lang nakabubuhat nito. At madadala ko dito. Sino kaya may pwede magbalik ng Diyos? Wala na. Ako din lang. Pero bakit ang gagawin yun? Hindi nga purpose ko dalawin tayo doon hanggang dito. Hindi nga ang lalabi ko. Hindi nga ang gusto ko. Hindi nga ang gusto ko. Hindi nga ang purpose ko. Kaya ako naman dito. Upang dalawin ka mula dito. Papunta rito. Amen. Sana po nag-i-gets niyo ang mga illustration. Amen. Walang pakapunan rin ko. So if God alone can make us holy, who can unmake us holy? Hebrew 10:10. And by that will, then yung will talaga eh. And by that will, eh, hindi pinuha by that incident, by that accident. Hindi, by that will. Yung will talaga, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Hallelujah, thank you Lord God, once and for all. Number 8, kung dati nasa dilim ka, ialis ka sa dilim, di na lang ka sa liwanag, mapapabalik ka pa kaya uli sa dilim? Isang napakalaking katanong, napakaliit lang na sagutin eh. Alam mo na eh, nalimutawan ka na eh. Ang nasa dilim, pag nakano nga na, hindi mapabalik sa dilim. Ay, tama, amen. Ay, at hindi makasal sa dilim, hindi nakikita liwanag. Kaya kapag naliwanag ka, di mapabalik sa dilim yan. If salvation is a gift, ito, store 10. Righteousness is a gift. Diba? Pinag-alaman natin last week. Righteousness is a gift. At ang sabi nun, and gifts are irrevocable. Sabi ng Romans 11:29, God's gift and all His callings are irrevocable. Ibig sabihin yung irrevocable, walang bawian. Hindi na mababawi. Kapag ka binigyan ka ng Panginoon ng biyaya, hindi ito kahit kailan pa mababawi. Hindi niya babawiin kasi siya rin sabi, gifts are irrevocable. So if your righteousness is a gift, and your salvation is a gift, and gift is irrevocable, therefore, your salvation and your righteousness cannot be revoked. Hindi na ma-revoke yan. Ang na-revoke lang yun ito, ibinigay ng lisensya, revocal license mo. Hindi na-revoke ang binigay ng Panginoon ng righteousness and salvation. Hallelujah, cannot be revoked. Simple back lang naman eh. Di po ba? If righteousness is a gift, salvation is a gift, and gifts are irrevocable, therefore righteousness and gifts are irrevocable. Amen? Tapos kung kami na naintindihan ito, mahirap po ito. Ba't naintindihan? Ito na eh. Of course, once we were saved, we remain to be saved. Yung pong bottom line doon. Once we were saved, we will remain to be saved. Bakit si Kristo mismo lang ako? Walang makakaagal sa iyo mula sa aking mga kamay. Pag sinabing wala, wala. Demonyo, espiritu, tao, sitwasyon, panahon, maging ikaw. Hindi mo kaya agawin ang sarili mo sa kamay ng Diyos. Amen. Amen. Ang problema ko sa maraming Kristiyano ngayon ay natakot dahil nawawala ka ng kaligtasan. Bakit po? Dahil sa mga pastor. Na natakot naman mag-priest na sabihin sa mga congregation na hindi nawawala ka ng kaligtasan. Bakit sila natatakot? Kasi kung di daw pala nawawala ang ating kaligtasan, ay parang natin sinasabi, ay siya, sige, malaya ka tayo magkasala. Parang ganun ang kanilang, pag yun ang tiguro mo, ay kapag mga magwawala ang yan, mga yan, bakit mo ginagin sa mga yan? Eh, mas malang mga yan, malang yan ka pa kayo sa mga yan. Sa titi mo, pagtiwalaan ang ginawa ni Kristo sa kung para sa kanila. Sa kanila. Amen.
Because we have the same message. Kung ang message mo, they think of people who have that reaction. Magtanong ka, baka hindi. Pati hindi ko na yung reaction ng tao. Eh baka hindi, yun lang tinuturo mo kung saan. Maligas pa na tinuturo mo. Sapagkat ang tinuturo natin, nagpuproduce the same reaction doon sa mga tao tinuruan ni Pablo 2022. At dahil nga po, isa ang reaction ng tao sa pangalan ng Pablo na ang isang mensahe natin. At dahil isang mensahe natin, isa din lang ang sagot natin. Amen. Kung anong sinagot ni Pablo doon sa mga nakikinig sa kanya, yun din ang sasagot natin sa mga nagtatanong sa atin. Amen. Hindi tayo magawa ng bagong kasagutan. Hindi tayo mag-justify. No. We will just take what Peter said sa mga tao ng dito. Sabihin naman natin. Romans chapter 6 verse 1. Ito muna yung mga reaksyon ng tao. Noong nakaraan sa Pablo, na you are no longer under the law but under sin. So, ay! You are no longer under the law but under grace. Kaya yung kasalanan mo natin ang tawad niya. Nakalipas, ginagawa, gagawin pa. Hindi ka na ginadjust ni Lord. Hindi ka na binibinan ko sa mga kasalanan. Ito ang sagot ng mga tao. Romans 6:1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Di po ba yung relasyon natin? Ano ang sabihin natin? Hindi po kasalanan tayo para tumas ang grace. Kung ang grace pala ay ang sin pala ay nag-aabaw at sila lang ay dumadami. Pero ang grace pala, what's more abound? Aba ay nakagutan pala ng grasa ng Diyos mga kasalanan niya. Apo hindi magkasalanan tayo para dumami. Kaya po yun, kung sabi ko, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ang sabi ni Pablo, certainly not. Certainly not. Certainly not. Hindi, hindi. Ano ba ni ka? O hindi. Tapos sa Romans 6 verse 15 verse, Romans chapter 6 verse 15, ito din sabi, what then shall we sin? Because we are not under the law but under grace. Ano sa loob ulit? Certainly not! Certainly not! Certainly not! So we have the same question, we gave the same answer. Ang answer niya ay nasa Romans chapter 6, verse 6. So Romans 6, verse 6, sabi, knowing this, alam niyo ba? Yan eh, kasi hindi niyo alam eh. Pero sabi niyo ba, hindi niyo kasi alam. Hindi niyo kasi alam ang nangyari. Ang nangyari na, balikan yung forum sa Rome, may nangyari eh. Ito yung ginawa nga ni Jesus para sa inyo, kaya namatay para sa inyo eh. May nangyari nga. Ito ano nangyari? Ito ba nakasala? Dahil ito may makasalanan talaga. Dahil yung sinful na ito. Ito, basahin natin. Alam nyo ba, that the old man was crucified, that our old man was crucified with him. Di ba kanina yung illustration mo? Ikaw, pati yung pagsimber mo, pati yung itsura mo, pati yung pagkapilay mo. Kinuha yun, yung isang tanas na umakit na ang ipapa. Execute para sa iyo. Yung old man mo, yung old identity mo, namatay na yun. At sino yung namatay na yun? Yung iyong katotohanan, yung iyong lumang pagkatao na slave to sin. Wala kang magawang labanan. Akala mo ikaw ang may gustong magkasala mo. It is the old nature in you that is slave to sin. Sabi nyo sa Romans 6 verse, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Namatay na tayo noon. Now, if we die with Christ, we believe that we shall also live with him. Hallelujah. Because of his death, he also put to death the one that makes you sin. Pinatay ka rin, di ba? Sabi ko, pinag-usapan kaya yung ating introduction. Di ba yung lumang ikaw? Di ba yung iniupo doon sa Sina Electric o yung pinapagusap? Di ba ikaw yun? Di ba yung nagkakasala? Yung bakit hindi niya kaya mag-resist sa pagkakasala? Is live to sin nga siya. Ang nature niya ay makasalanan. And then, pero yung ay, sabi ko, hindi niyo ba alam, patay kayo? Eh, hindi niyo ba alam, patay kayo? Pinanginiliman sila ni Cristo ni Pablo. Hindi nyo ba alam patay ngayon?
ang now at new creation. At ang new creation na ito will never sin. In fact, it does not like sin. Why? Because this new creation is perfect. The one that comes from God. At ano nagkakasala? The old sinful soul. Remnant of the previous life. Tinatirang gawin, tinatirang ugali. Sabi ni Pablo, hindi mo ba alam? Ngayon kung maalala ka, ano ang sabi mo? Ikukumpis mo ngayon na ikaw ang bago nilikha. At ang bago nilikha niya, tamo, matitikman mo. Pag nagkasala ka, hindi masakal. Tamo, pagkaya yan nakabilis ka sa isip mo, na ang bago na nasa iyo, ang bago sa iyo, na perfect, hindi mo nagugusto yung magkasala. So itong mensahe ito ay hindi nagdadala sa tao upang lahat magkasala. Kanya mga kapatid, nung narinig mo ba mensahe, alam mo kanya nagwala? Serlente na! Nagwala ba kayo? Nung narinig mo mensahe ito? Hindi! Naglalang kayo! At ang sabi nga ng Biblia, those who have been forgiven much, will love him much, much more! Amen. Nung nakita ko na, Lord, salamat ko in spite of this moment, ako'y mahal mo lalo, at naiin love! Amen! Amen. Hindi yung lalo, bawal! Tapos yung gagawin. Pero kasi pero ito ay inalistad mo. Hindi ka naman lang sabihin ng bawal eh. Yes. Kasi may bago na ang kautusan na nanaan sa puso mo. Hindi yung kautusan nakasunod sa bato, kundi yung kautusan ng Espiritu. Amen. Ano kautusan ng Espiritu? Ito pinatawag, I am a new creation in Christ, made like Christ in true holiness and righteousness. Hallelujah. Ayun. You have that right standing before God and forever saved. Dapat malinaw sa atin ito upang ang mabuting balita ay lalong manatiling mabuting balita. Supposed to be, okay na tayo ito, close the book, okay na, let's pray na, tapos na. Malinaw na sa atin ito, pero kaya may mga verses na lumalabas. At itong mga verses na ito yung kadalasan ginagamit sa pang-atake. Supposed to be na. Ito lumalabas. Alam mo po yung mga mixture preaching. Yung preaching na paghahalo ng old covenant sa new covenant, mabuting balita, balita ng condemnation, news that gives you life, but news that gives you condemnation, law and grace, pinaghahalo, performance plus grace plus performance. Ito po ang sinasabi niya. Hindi lamang yung salvation, isa kasi may ito na, your salvation, yun na sa mga covenant. Your salvation is grace, biyaya, plus works. Wala na tayo dun eh. Ang mga mixture naman, hindi naman yung tinuturo ng mga mixture teacher. Yung mga born again church din, hindi na tinuturo nila. Salvation is there purely by grace. Pero ganito, you have to maintain your salvation by your performance. Ang pure grace, you have been saved by grace, you are maintained also by His grace. Yan ang pure grace. Pero tinuturo ng iba, you are saved by grace, but you have to maintain. Hindi sabi na maintain. May effort ka, may performance ka. Yes, may biyaya ka, pero may performance ka. Ito kasi yung mga verses na yun eh. John chapter 15, verse 6. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch. Yeah. Yung abide kasi pagka tinagahan mo, abide ay ano, nananatili. Ang hindi nananatili, hindi sabihin, ano ka, pero pwede mo malis. Yeah, nanatili eh. Sabi-sabi ang nanatili, lagi ka naroon. Ngayon kung ang hindi ka nanatili, pumunta ka doon, pero lumabas ka. Yan kasi yung confusion eh. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. Siya ay tinatapon. And dries up, and they gather them and cast them into the fire. And they are burned. Nakatakot. For, so, hindi pwede yung ang kaligtasan mo yung pangatong panahon. Sabi niya, kailangan manatili ka. Kailangan mag-effort ka. Kasi parang yung word na kasi itong isa yung we are lost in translation eh. Yung word na nananatili, ibig sabihin mo, pwede ka lumabas. Ano eh? You have a choice to get up. Kasi kailangan manatili ka. Ibig sabihin, meron kang option na huwag manatili. Hindi po ba? Ito po mga kapatid. Tulog na ba kayo? Hindi pa kayo tulog? Thank you. Ang bote pa yan. Biyayang-biyayang pa.
nagdadaan sa akin. Ano po kasi, mga malasa? Sinabi ko kasi sa ulan eh. Medyo... So, nasa tayo? Sa Tagalog, ang hindi na natili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at tutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, ihahagi sa ako at masusunod. Mga kapatid, how do this make you feel? Ang nananatili sa akin, ang hindi nananatili sa akin ay inaalis na. Ang hindi nananatili sa akin, gaya sa akin, pinatapot ako sa inyo. How does it make you feel? Dalawang reaction dito na hindi pa kilala ang biyaya ng Panginoon. Kung hindi pa narinig ang biyaya ng Diyos, kung hindi pa narinig ang pangalan ng Diyos sa covenant, ito po, ito ay ang pag-iisip mo na bubuhay pa sa old covenant. Ito ang maisip mo, patay ako. I'm in trouble. Patay ako. Kasi, ako ba'y talaga nag-aabay? Hindi ko ngayon sigurado, talaga ako'y nag-aabay. Lalo na kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, yun ang reaction mo, patay ako. Ako kayo'y nag-aabay, ako kayo'y nagkakasala eh. Ako kayo'y nananatili sa kanya. Ako. Ako ako ganyang itatapon sa apoy. Alam niyo po, ito ang pag-iisip ng mga taong nakatingin sa kanyang performance specifically doon sa kanyang kasalanan. Kung ang iyong salvation o kaligtasan ay nakabas sa iyong performance, mga gawa mo, especially doon sa iyong kasalanan, ito ang reaction. Wala ka pa, hindi pa natin ilinig yung covenant. Sa katawa, pangalawang reaksyon, ito naman. Ako, itong mga salita, ito hindi ito para sa akin. Sapagkat ako mabuti, Kristiyano. Abay, kahit pa paano naman ako maraming mabuting gawa. Hindi nga lang ako perfect. Pero mas mabuti naman kaysa sa mga tao dyan. Abay, sigurado hindi ito para sa akin. Hindi niya ako tatakbin. Ito naman po ang response ng self-righteous. Ito'y nakatingin din sa gawa. Kaya lang sa kanyang mabubuting gawa. Performance-based pa rin. Kita niyo, yung isa, ang reaction naman po, sigurado siya. Saan ang nakatingin? Sa gawa. Kaya lang sa kanyang mga kasalanan. Ito mas nakatingin, hindi para sa akin niya. Ito'y nakatingin din sa gawa. Kaya lang sa kanyang mabubuting gawa. Pakita natin dalawa, pare sila ay performance-based. Nakabase sa gawa. Ano ang gawa? Kasalanan, paggawa ng kasalanan o hindi paggawa ng kasalanan. Paggawa ng mabuti o hindi paggawa ng mabuti. At yan naandun tayo dati kung tayo nakatingin sa mga yan. Pero ngayon tayo natuto na mga kapatid, the new covenant view, ang pananaw ng bagong mga nilikha na nakabase ang kanilang kaligtasan sa biyaya ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya ang nakipag-isang anak kay Kristo, ang isang tao ay isa na siyang bago nilalang, wala na ang dati ng pagkatao sa halip ito'y napalitanahan ng bago. Yun ang reaksyon mo, ako nakipag-isa na kay Kristo. O paano ang isang nakipag-isa kay Kristo ay itatakwin ni Kristo? O paano naging isa kay Kristo ay ang sasabihin dito, I will again divide ourselves. Maghahati ulit tayo at ito'y itatakwin ko. Ay nakipag-isa na, iisa ka na. Divorce ulit. Eh, ayaw na rin nag-divorce eh. Kung magpapasok, ayaw na nag-divorce. Hindi ka niya i-divorce. Mga kapatid, before the cross, ito ang sabi ng ano? So, ano ko tayo sinabi ng before the cross? Again, ulitin niyo ulit. Ulitin natin. Ang reaction na ganito na, hindi ako sigurado, baka ang takot ni Lord, is based, your focus is on your performance, on your sin. Isa naman, ako hindi para sa akin yan. Dahil ako ay mabait, kahit ako ay 50% na mabait na pinagagawa ko. Nakapokus sa work, nakapokus sa perdona. Pero yung sa bago ni Pan, yung sa bago ni Pan, pananaw na biyay ng Panginoon, nakapokus sa tinapos na gawa ni Lord. Amen. It's focused on finished work of Jesus Christ. You are no longer focused on your sin, but you are focused on the Son. So, a new creation is a new creation. It is not just a creation. It is not just a servant. You are not just a friend. Mga kapatid, you can't live ha. Hindi ka naman ka nilip ha.
Hindi ka lang basta nilikha na maging serva. Hindi ka lang basta nilikha para maging kaibigan. You are created a son. And the prodigal son was never cast away. Ano natin story ng prodigal son? Ano ginawa ng anak na ito? Anak ito eh. Kinuha ang mana. Napakandang kasalanan. Tumakbo. Umalis sa poder ng nagmamahal na ama. Inubos ang kayamanan sa kasalanan. Nung wala nang magastos na isip, mas mabuti pa doon sa bahay ng aking ama. Ang magkakatulong na lang, mag-aalipin na lang. Kahit ang masarap ang pagkain ko ng mga katulong at alipin. Ako'y babalik na lang. At nung nakita ng ama, malayo pa. Hindi pa nakapagsasalita. Sinalubog ka ng ama. At ang sa isipilis, ibinalik ang lahat ng pag-aari ng anak. Ang kanyang authority, ang kanyang mana, at ang kanyang position bilang ama. Nakabasik kasi siya sa anak. Sa sinya, kaya siya lang din siya makabalik. Kaya siya natatakot. Kaya ang gusto niya ang magseserve na lang as servant. Kasi nakabasik sa kanyang ginawa. Ito namang prodigal son, the bigger of the elder prodigal son. Nakabase din sa gawa. Nakabase sa performance, sa mabuti niya gawa. Ako ay maghapon dito ng nag-aalaga. Maghapon akong nag-labor para sa aking ama. Mabubuting gawa. Pero hindi man niya lang ako pinagpatay ng makabang tupa tulad sa mga kapatid niya ng tatara. Saan nakabase ka kanyang sinasabi sa kanya din mabubuting gawa. Pero maging yung isang nagsasabing ako ay hindi man ako pinapatay ng dati dahil ay marami ang magroon. At nagsasabing ako ay nagkasala kahit kailan na makikita mo sa Bible na tinakli ng ama. Sila'y kinalika. Yan ang gusto ng ama. Ay kung ay manatili sa akin. Ay kung akin sa mga ikaw ay aking ama. Kahit kailan na makikita mo sa akin. So, who abides in Jesus? Ito, tinawi natin ang kunti ito. Whoever, sino ba yung abide? Kasi ito yung whoever abide. Ang dami kasi mga definition ng abay eh. Abay dito, naabay doon. Abay. Hindi, abay. Okay, so, yung tinagalan na nanatili. Eh, di po mga kapatid yun eh. Sa John chapter 15 verse 5. Tingnan po ninyo. John chapter 15 verse 5. Lama, sis. Yung John 15. At ito din, John chapter 1 John 4, 15. Yeah. Ito yung nag-aaroon mga kapatid. Pakibasa nga, whoever confesses that Jesus is the Son of God, abides in Him, that He is God. I mean, if you believe that Jesus, sabi nga dito, confesses that Jesus is the Son of God, if you believe what Jesus has done for you, and you believe that He is God, and you believe that He is your Savior, you already abide in Christ. Amen. Wala naman sinabi ito, whoever confesses and then do, or not do. Eh, mananatili na no. You already abide in you, confess. Kasi nakita naman ni Jesus yung reward. Ako ay Jesus of the world. Na ikaw ay tatanong sa kanya. Hindi kanya pagkakaroon ng eternal life kung nakita niya. Yan ang naglulukulukuhan lang kung anong buhay niya. Hindi. From the beginning of the world at the end of time. Ano ba yung salvation na bigay sa atin ng Lord? It has a usual effect and backward effect. Yung mga naruhay kung bago kung patay siya, paano ba maliligtas yun? Yung mga natiwala about the Messiah, they were also saved. Yung kapatay ni Kristo, yung lagi ginaong sa oras ng panahon na yun. But the effect is for eternity, backward and forward. Amen. So in short, if you believe in Jesus and His finished work, who is He and what He has done for you, then you abide in Christ. Amen. Sabi ng isang mga, eh paano? Sabi ng James na even the demon believe and shudder. Ano sa mga kapatid? Abay, hindi naman napunta dito si Cristo para sa mga demonyo. Napunta siya para sa iyo. He came to save you. He came to save the world. He came to save man. He came to save those who are lost. At ikaw yun mga kapatid. At ang demonyo, content na yan from the very beginning. They were already destined. Kaya nga ang dagat at apoy ay ginawa hindi para
tayo na hindi naman natin nakita at nakilala ang Panginoon Jesus because we were on the dark. At kaya pinakikita ng Panginoon, eto ang kaligtasan mo, eto ang buhay ako. Ikaw, mga kapatid, if you believe that you already abide in Him. Amen. Hallelujah. So, sabi ko sa chapter, John chapter 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. The one who remains in me and I in him will bear much fruit. So you do not try to produce fruit. You must first abide in him and then fruits will come naturally because you abide in him. So do not judge your being abide. Huwag mong hatulan ng iyong pagiging pananatili sa amay nito sa pamamagitan ng pagbibilang mo ng iyong prutas at ng iyong bunga. Hindi! Ikaw ay naantol muna at saka ka mamumunga. Kaya tayo hindi abiding. Kaya wala kang bunga. Kung alam mo ang mabuting balita, mamumunga ka. Kung alam mo pinatawag ka at yung bagong nalilasa yung katawag, mamumunga ka. Kung alam mo na ikaw ay pinabanan ng Panginoon, mamumunga ka. Amen? Maaaring hindi ngayon, sabi ko nga, kami nga ng pastor, pagtis-tisan mo muna. Huwag kang mainit. Dahil talaga meron sa nga, matagal mamunga. Amen? So, a new covenant believer is in union with the Lord. Mga kapatid, a new covenant believer is in union with the Lord. They bear His fruit. He doesn't cut them off. A believer either with fruit or without is abiding in His union with the Lord. Amen. Sabi sa 1 Corinthians 6:22, ang nakipag-isa sa Panginoon ay nakipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Ang nakipag-isa sa Panginoon ay nakipag-isa sa Kanya sa Espiritu, isang Espiritu. Ang tanong, pag kayo ba'y nagkasala, kasama niyo ba ang Diyos? Huwag ka ba ako nagka, kung ako pala naging kasama ng Panginoon, isang ang Espiritu, ibig sabihin, pag ako'y nagkakasala, kasama ko ang Panginoon, ano sagot niyo? Oo, kasama mo! Kasama mo! Kasama natin! Hindi kayo iiwanan! Ang makakasala ka rin na ito, ay siyempre ka muna. Pagtapos ka na, tawagin mo ako, ha? Ganun po ba? Hindi! Nakipag-isa kayo, kasama ka niya! Nung nagkakasala ka, kasama mo ang Panginoon doon! Kasama mo ang Espiritu ng Panginoon doon! Sabi din, kaya nga po mga kapatid, sa old covenant, yung sinning ay fast track para mag-disunity ka with the Lord. Pero sa new covenant, you do not risk being cut because you're forever in Christ. So, pag nagkakasala ka ganito, kasi meron tayong katuruan. When you are sick, now when you're sick, what do you confess? You will confess that by His wounds, we are healed. Therefore, I am healed in Christ. And I command healing to manifest. Yun ang confession. Confess. When you are poor, mahirap ka. When you lack, may kulang ka. What do you confess? Do you confess that you are poor? Dito ba? Do you confess that you are sick? No. What do you confess? You confess that He, though He is rich, became poor so that I might be made rich. Therefore, I am rich and I command riches to manifest. That's how you confess. When you are alone and afraid, what do you confess? Confess. Do you confess na ikaw ba'y nag-iisa at natatakot? No. Do you confess that He was tinalikuran ng Ama? He was deserted by the Father so that the Father will never desert you and He will never leave you nor forget you. Therefore, I am with Christ. Diba? Yun ang kino-confess mo. When you have sinned, what do you confess? Father, forgive me for I have sinned. Ganun ba? Ito yung lang yung logic ng confession. The same logic. When you sin, what do you confess? He who knew no sin became sin so that I might become the righteousness
of God. Therefore, I am the righteousness of God. Righteousness, not less. Amen. Ang problema kasi pagdating sa confession, nag-iibabigla ang definition. Pagdating sa sin, dito ang confession yung sinabi ni Lord para sa iyo. Pagdating dito ang kinoconfess mo, yung mga ginawa mo. No, you follow the same logic from the beginning to the end. If the logic and application of the word confession is speaking in your mouth what God has said about you, sasabihin mo sa bibig kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa iyo. In the same way when you sin, you speak the same thing what God has done for you. Amen! Hallelujah! So that's how you fight and become victorious in sin. You do not confess, Lord, thank you. Yes, lovely. Yes, this is sin. This is wrong. But confess what He has done for you. He knew no sin became sin, so I am the righteousness of God, of Christ Jesus. Amen? Amen. So, Romans 11, that's what we natapos na. Amen? Ang part 1. Romans 11, that's what sabi. I say then, has God cast away si Pablo, tinatanong niya ang mga pinangalala niya. I say then, has God cast away his people? Certainly not. Same as saying, does God cast away his sheep? No. Certainly not. Romans 11, verse 2, ibulit pa. God has not cast away his people whom he foreknew. Pinag-aralan natin dati about the foreknowledge of God. Kung paano itatakwilin nung alam naman niya na tumanggap sa kanya. He saw the beginning from the end and he saw the end from the very beginning. Alam lang niya eh. Foreknew. So, the unbeliever reject the light that Christ is offering you. Ang hingin ng pinuputol. Yun yung hindi nakahugpok sa saka. Yun yung tinatapong sa apoy. Yun yung hindi nakahugpok sa saka. Amen? So what is the point? What is the point? Ang point mo dito mga kapatid, to those who accepted the Lord, you are forever engrafted in Him and in union with Him, and He will never ever cast you away. Amen. Hallelujah. Number two. Meron pang isang verse na madalas na nagbibigay ng takot sa ating mga Kristiyano at ginagamit din niya naman. Sa Revelation chapter 3 verse 16. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Sabi sa mga tagal ni Odisya. Dahil kayo ay lukewarm. Malahininga o maligamgam. Kayo ay aking isusuka. Isusuka kayo. Mabuti pa ikang kayo ay mainit at malamig. Kesa kayo ay maligamgam. Susuka ko kayo. At ang tanong lagi sa mga nabayanan sa akin ito eh. Pag nasimula ng mga meses si Galeric, ikaw ba ay lukewarm believer? Pag ito ang ituturo ng mga ibang pastor dati ang nabubuhay ko sa lumang katuluan ng hindi sa biyayan mo. Ikaw ba'y lukewarm believer? Kasi kung doon mo, hindi ka lukewarm. Father, isusuka kita. What does this mean? He reject you. Kayong mga tamad na Kristiyan. He reject na kayo. You may think you are saved. Baka alam, ligtas na kayo. But in God, kung hindi ka sa Diyos ay nag-aapoy, ikaw ay masusunog sa apoy. Kung hindi ka nag-aapoy sa Diyos, doon ka dadalhin sa apoy ng impyerno. Eh, lagi yung mga pangaral eh. Kaya anong purpose nila, i-encourage nila, makustara na talaga magbase sa mga gawa at effort. Yung maging yung no one is nothing to do with how enthusiastic yung lukewarm na sinasabi ko sa Bible. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka sa passionate o enthusiastic o busy sa tingin mo yung pagiging enthusiastic, passionate o busy mo sa Panginoon ay nakaka-impress kayo.
Oh, busyness. Maruntun, bahala na yung doon nakasalalay. So, maaari kayo na hat sa iyo ay hindi hat sa iba. Kasi ako, kung isang pag-evangelist ng tatlong tao, oh, hat, ako, aba, kay ano kaya na yan, kay Billy Graham. Hindi yan lukwat, hindi yan zing, hindi yan pag-iwa masipag. Si Billy Graham, million. Oh, million ang ano. So, and why most will say it's better? Sasabihin nito, abay, mabuti naman yung kahit paano eh, ako yung on 5 kilos. At least I am trying. Alam nyo mga kapatid, Jesus will prepare that you are cold. Huwag muna kayong uwi. Pag-aaralan pa natin yan. Baka yung minagat eh. Sabi ng brother Jesus, uwi ko naman kayo yung cold. At dahil na ako nakiwan sa pag-iisip, a coldness based on work. Ayun ko, wala na dabang eh. Sa bahay na lang ako. Huwag muna kayong uwi. What does it mean? Kasi nga, sabi nga sa akin eh. Revelation chapter 3 verse 15. I know what you have done. I know that you are neither cold nor hot. How I wish you were either one or the other. I mean, how I wish you are cold or hot. So, wish me pala sa inyong ikaw ay maging cold or maging hot kesa sa lukwan. Hey, tatahan tayo, tatahan. Kasi mahal na itong mahimay-himay natin. Kasi pag hindi natin himay-himay, ibig sabihin, pinaspasa natin. Kaya hindi pa hindi maging natin. Yung lukwan po is what you get. Yung maging malgamgam, yan ay nakukuha pag pinaghalo mo ang malamig at ang mainit. Okay? Pag pinaghalo mo ang malamig at mainit, kaya ka nagkakaroon ng lukwan. Hindi dapat maghaluin yung malamig at mainit. Example, pinaghalo mo ang mainit na biyaya at pagmamahal ng Diyos at ang malamig na nakasulat sa bato, kautusan. Pag pinaghalo mo yan, ang mangyayari, lukwan. Mainit na pag-ibig na biyaya ng Diyos, iniahalo mo doon sa malamig na nakasulat sa bato o kautusan. So, mixing itong lukwanness na ito ay nagre-resulta kapag ka pinaghalo mo ang mga activities na ito. Minag-mimix mo ang new covenant of grace versus and the old covenant of works. Pinag-aaralan mo ang ministry of condemnation, kasi again, Corinthians chapter 2 verse 9, yung mga nakasunod sa bato, and the ministry of no condemnation, Romans chapter 8 verse 1. Bakit mo pinag-aaralan ito, mga kapatid? Ito ang tanong sa mga pastor. Bakit pinag-aaralan ito? In pursuit of balance preaching. Inahawag kasi na, balance tayo, mga kapatid, dapat ang turo natin, biyaya at gawa. So, pinabalanse. Ang hinahamon ito ay balanced teaching. Dahil balanced, nagkaroon ng mixture. Naging laho. At ang mensahe ay mixed message din. At ang mixed message ay nagdudulot ng mixed believers. So ang mixed, sabi natin, ang sabi nila, ang mixed balanced preacher ay good. No! Ang mixed balanced preacher produce a mixed and confused believer. Nalilis na mo, mga parang nagpartaya! Kung ang pastor ko yung ito, pastor ko ito, ano ba yung pagkutus mo? Si brother ito! Diga! Kung ito ang pastor ko, ito din yung brother mo! Amen! At kaya nalilis ka, ay dahil dito! Totoo yun! Kaya lang mo at hindi mo kayang ma-attain ang law.
meron namang biyaya. Anong ginawa? Yung tao to sang perfecto, supposed to be, the law is perfect, inaccept 50%. Hindi pwede, kasi meron namang biyaya. Na wala na yun ng visa, yung law that will point you to Jesus. At yung isa naman na, kailangan mo ng biyaya, pero kailangan mo din gumawa. Kahit 10%. Na wala na kabuluhan. Yung pag-iinap ni Kristo kasi dadagdagan mo rin pala. Yes, yung mga kapatid. So, ang nangyari mga kapatid, dahil sa mixture, naging stagnant. Hindi na pumunta dito. Hindi rin pumunta dito. Nakatili dito. Hindi na pinagpala ng batas. Dahil ang batas supposed to be, ituturo ka kay Kristo. Hindi ka naman alam mo kay Kristo. Dahil sabi mo, pwede naman ang hindi ka rin nanatili dito sa biyaya at sabi mo, kailangan ko pa lang dagdagan ng mga. Samantala mo din, pure home. Dating araw na dito ka. Salamat Lord sa iyong biyaya. At ikaw ngayon na narito na, salamat Lord sa iyong biyaya. Yun po tayo mga kapatid. Amen. You can recognize and it's what it's never based on performance, mga kapatid. Lukewarmness is never defined by your work to the kingdom of God. Ang iba kasi minimake upan yung kanilang sa pamamagitan ng mga religious activities, minimake upan. Amen? Nagiging cheap ang law. Nagiging mababa ang law. But God will never accept anything less than perfection sa law. Tandaan mga kapatid, God will never accept anything less than the perfection of the law. But how are we accepted? Because Jesus perfected the law for us. He completed the law and perfected for us. That's why we accepted in Christ. Amen? Law is law. Okay? Saan ba natin ako kasi explanation na yan? Para naman baka naman sabihin yung invento ko lang. Hindi. Revelation chapter 3 verse 17. Huwag na tayo maglalangay. Kung saan yung question, doon din ang sagot. Kasi yung konteksto po, ating pagtitignan ito. Revelation 3:17. So sabi ko, kayong mga taga-Laodicea, sabi niya, kayong mga lukewarm. Kasi ito sinabi niyo, ito pala ang lukewarm, ito o. I am rich, you say, I acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Pero, ano ang tanong ko sa mga kapatid? Do you really think that Jesus is talking about the physical wealth? Pero, I am rich, sabi nyo, kayo mga taga-Laodicea, kayo mga lukuan, sabi nyo, I am rich, I acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Do you really think that that is only about your wealth, physical wealth? No. Puntahan po natin yan. Sabi po kasi sa verse 18 ganito. At ito po ang solusyon para maging hat. Kung ikaw ay lukewarm, itong solusyon para maging hat. I counsel you. Litin ko ha. Yung sinabi ka na ikaw ay sabi mo, taga-Laodicea, ikaw ay you are complete, perfect, wala ka ng kulang, you have acquired this by your. Sabi niya, I have acquired this. Sabi naman ng Kristo, ito ang solusyon para ikaw ay mawala sa iyong pagiging lukwan. Ito ang solusyon. I counsel you to buy from me. Bumili ka sa akin. So it's not that he's not just talking about physical wealth. Si Jesus Christ ba naman? Punta doon para na magdala magbenta ng ginto. Ay, ginto. Ito kayo. I counsel you to buy from me, capital letter ng me. Ito kay bahay ng isa ay. Ito, yung riches nila came from I have been. Itong riches, me, ako ang source. I am the source, sabi niya. I counsel you to buy from me gold refined by fire. Ano ba yung gold refined by fire? Ano ba yung mga, sa pag-inamit yan, yung gold refined by fire? Ang ibig sabihin ka ni Kristo, yung eternal life, yung salvation, hindi mo ito nakuha sa pamamagitan ng gawa mo na sa solo. Dahil lahat ng gawa mo ng
kahit kailan na hindi masusunog at ito ang ginawa ni Kristo, aligtas ang ginawa niya para sa iyo. Sa kanya dapat manggagaling. Pakalawa, so that you may become rich and white garment so that you may be clothed and your sinful nakedness not exposed. Sa palagay niyo, ang pinag-uusapan na din is tanggap damit. Hindi, sa ginamit yung garment. Sa righteousness, di ba pastor? It is about your righteousness. Isuot niyo ang inyong garment of righteousness. Kung ang righteousness mo ay base sa iyong gawa, mga kapatid, yung ang lupuan. Pero ang righteousness ay base sa ginawa ni Kristo na ibinibigay sa iyo, that will make you happy. Amen. Amen. Sabi ni Lord, and your shameful nakedness and salve. 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 Nakunta ko niya. To anoint your eyes so that you may see. Ointment ito sa itong description. Maglagay ka kaya ng anointing ng ointment sa iyong mga mata upang iyong makita. Ano ang makikita mo sa pamamagitan ng anointing? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maintindihan mo lahat sa panatinig ng mensahe ng biyaya ng Panginoon. Mensahe ng biyaya, mensahe ng grasya, mabubuksan mo lahat. Kaya ang isang lukwan na kabase sa kanya, I gain wealth, I buy clothes. But ang warm, ang hot, ang tunay na makainit ay yung ang kanyang kaligtasan na kabase kay Kristo. Galing kay Kristo lahat, wala sa kanya. Ang righteousness niya ay galing kay Kristo. Galing kay Kristo sa tatay ng mga patay na buksan sa pamamagitan ng pakikinig sa mabuting balita at ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Amen. So, thank God for the grace. Salamat sa Panginoon sa biyaya niya. And because of the grace, you get to swap your filthy rags for the clothed, clean robes of God's righteousness. You got to trade your hay, your wool, yung lahat na susunog doon sa golden treasure na ginto na hindi na susunog, who is Jesus himself. You will have your ointment in your eyes that you will see that his sacrifice is perfectly perfect and that cannot be improved upon. Hindi mo na madadagdagan pa, hindi mo na mapapaganda pa, hindi mo na wala ka na kailangan dagdag pa sapagkat it is already complete, perfectly perfect, completely complete, and it is finished. So, the old is the law, the grace is the hot. So, want to be hot? Gusto maging hot kayo? Hot mama? Yung sino gusto maging hot mama and hot papa? Ganito. Stop mixing grace with law. Stop living in the world between two commands. Stop doubting the promise of God. Stop living in the, but stop living in the humblest, stop living in accomplishment or self-effort. Stop striving for balance. Stop trying to replicate what Jesus has done. Remain and grow in the true and precise knowledge of our Lord Jesus and His finished work. In short, mga kapatid, believe the good news and believe His finished work and you will never, ever be cast out. Amen? Amen. Hindi mo